Good morning, guys. It's March 11, 1 a.m. Kanina kasi, pagising ko, basa yung shorts ko and parang dire-diretso yung agos ng tubig. Pero hindi naman kasi ako naiihi. Hindi ako nakaramdam ng ihi. And then, pagtingin ko, parang may, parang brownish and may white na sticky na discharge. So, pumunta na kami agad dito sa clinic para ma-IE ako. Yung pagka-IE sa akin, 1 cm pa lang. Pero inadmit na ako kasi nga, baka daw paano bigyan na yung pumutok. And sa ngayon, dito pa lang ako sa ward kasi may tao pa din sa mga private room. Dito muna ako pinag-i-stay. So, ang concern naman ngayon is, hindi ako nag-labor. Obserbahan, kailangan mag-labor pa rin ako kasi kung hindi daw ako nag-labor at pumutok na ipanubigan ko and 1 cm pa lang ako, may possibility na ma-CS ako. So ngayon, naglalakad-lakad ako kung nakausap ko si baby. Sana may normal delivery ko siya. Pero may sumasakit na part na sa puson ko. And mukhang humihilab-hilab. So sana within 6 to 10 hours ata, mailabas ko na si baby and normal sana. So, ayun, praying. Hinintay ko lang si Carl kasi binalikan niya yung gamit namin ni baby. So, hindi namin ina-expect na i-admit na ngayon. So, pinagpapawisan ako kahit aircon. And, kasi sumasakit na yung puson ko. So, baka start na to nung paghilab. And medyo magalaw si Katelyn. So, babalikan ko kayo. Dala niya na yung mga gamit. And medyo hiloko din sa in-inject sa akin na parang pampatulong daw ate sa paghilab. Pero ayun, humihilab na and medyo masakit. And medyo groggy. Medyo high. Kasi hilo nga ako dun sa in-inject sa akin. So ayun, waiting lang. Sana may normal delivery ko si Katelyn and so, syempre safe pa din.
2:48 a.m. Medyo dumadalas na yung hilab niya and sobrang sakit. Pero kaya pa naman. Kakayanin. Medyo magalaw na rin si baby. Nararamdaman ko yung galaw niya sa loob. Medyo yun nga, masakit nga lang pag humihilab. Ganito pala feeling pag nag-labor. Char! Hindi ko lang para kung natatay na ewan. Kaya pa. Ready. Ready naman na kami. Lumabas lang saglit si Carl kasi bibili daw siya ng pagkain niya. Nagugutom siya. Sabi ko, kumain na siya. Kung pwede kumain dito sa loob. Dito na lang siya kumain para kasama ko siya. Eh ako bawal pa ako kumain eh. Nakakatawa pa nga kasi kanina. Punta pa kami palengke. Kasi sabi namin, bibili kami ng french fries, cheese sticks, mga tusok-tusok. Midnight snack namin kasi nagigising kami ng mga late na. Mga 12:01, ganun. O ayan, dito li kami nakakain. Hindi namin ina-expect na ganun. So nakakatuwa si Katelyn kasi sobrang obvious niya. Kasi nung nakaraan, kinausap siya ni Carl. Kinakausap siya ni Carl na sana masakto lagi ang check-up ng Wednesday, Thursday. Kasi nga day off ni Carl noon. Eh ito, nalipat ng Monday, Tuesday ang kanyang off ni Carl. So kinausap niya nung nakaraan si Katelyn na sana daw paglalabas si Katelyn, day off niya. Eh ngayon yung last day off niya na Wednesday, Thursday. Tapos, wait, umihilab. Sakit. So, ayun, nakaraan nga, medyo nag-alboroto na to si Katelyn nung Monday. Napapunta kami dito sa clinic. And then, ayan, itong last day off ni Carl nung Wednesday, Thursday. Sabi ko pa kagabi kay Carl, kausapin mo na. Sabihin mo, labas na siya. So, kinausap naman ni Carl, ayan, nakinig na naman siya sa daddy niya. So, obvious na obvious. Obvious na obvious to si Katelyn na sa loob palang daddy's girl na. So, yun lang. Medyo masakit yung hilab. Hindi pa nakakabalik si Carl. Bumili siyang pagkain niya. Whew, kaya naman. Kakayanin. Thank you.
nakakaraos din sa wakas. Ay, si baby, Katelyn. Kamukha ko ata eh. Kamukha kita baby, no? Hi, Katelyn. So, katapos ko na ipa-breastfeed si baby Katelyn. Ayan. Dinilat-dilat siya. Sinisilip niya ako. Pero ngumunguya pa rin siya. Wala naman na siyang inunguya. Ayaw niya na mag-breastfeed eh. So, ito. Nakapainga pa din. Si Carl umuwi saglit. Kasi kukunin niya na ibang gamit. Kasi baka mag-stay pa ata kami dito ng bukas sa umaga. Para hindi rin kami matagitag. So, mamaya, bigay ko na lang or update ko kayo kung ano nangyari kanina bago akong manganak. Kasi groggy na ako kanina. Lipat na kami ng private room. And eto, tulog na siya ulit. Si Carl umuwi lang ng dinner namin and may mga biniling gamot. Habang iniintay ko siya, pinatulog ko muna to. Dumede naman na siya. Pinatigay ko lang, tapos pinatulog ko na. So, bukas pa kami mag-discharge. Sinulit namin yung bayad. Sinulit namin talaga yung bayad. So, ayun.
Very good ang baby namin. So, medyo masakit pa yung tahi ko. Medyo kumikirot, pero kaya naman yung pain. Kasi kanina, nagulat kami. Nung inaiiyak ko, yung sinugot ako dito is 1 cm. Tapos, ang nangyari, in-admit na ako agad. And, pinapahilab na yung tiyan ko. Medyo nakaramdam na ako ng hilab nun. Pero 1 cm pa din. Tapos, ayun nga, nakaramdam na ako ng hilab. Nung una, kaya ko pa. Then, nung mga bandang 3 to 4 a.m. medyo iba na yung hilab. Tapos, inaiiyak ko ulit. 2 to 3 cm pa lang. So, sabi ni doktora, kailangan by 7 or 8 a.m. mailabas ko siya kasi pumutok na nga yung panubigan ko. So, naunang pumutok yung panubigan bago mag-labor. So, may possibility daw na ICS. Tapos, medyo hinang-hina na ako nun kasi 3 cm pa lang, tapos anong oras na. Tapos, ayun, naglakad-lakad ako, nag-squat. Talaga kinakausap namin si baby na sana bumaba na siya. Sana mairawos namin ng normal. So, nung mga 6 a.m., 2 to 3, 3 cm pa rin. 3 cm pa rin siya. And hindi ko na kaya yung pain. Parang, kasi syempre first time ko yun. Parang hindi ko na kinikerry yung sakit nung paglilabor, nung hilab. So, tinanong ako kung painless daw ba or yung lalagyan lang ako ng pampatulog after. Ang pinili ko is yung may pampatulog pagkatapos. Kasi syempre gusto ko pa rin maranasan yung sakit. Kasi worth it yun, worth it. Tapos, by 7 o'clock, 7 a.m., from 3 cm, napunta na 7 cm, 8 cm na. So, tinawagan na nila si doktora. So, ang bilis from, biruin mo from 3 cm ng 6 a.m. Isang oras pa lang. 7 cm na agad siya. So, talagang gusto niya nang bumaba. So, ayun, iba na din yung hilab na nararamdaman ko. Sobra, sobrang sakit na. Tas, parang gusto ko nang iire eh. So, ayun nga, pinapa-inhale lang ako, exhale. Pinipigilan nila ako umire kasi wala pa nga si doktora. So, dumating na si doktora, siguro mga 7:30. Pinasok na ako sa delivery room. Medyo hindi ko na kaya talaga. Gusto ko na siya iire. Nagtagal pa siguro kami ng mga 35 minutes. Sa loob ng delivery room kasi pinapagalitan na ako ni doktora kasi di ako marunong umire. Yung ire ko daw kasi nasa leeg masama yun, so napipigilan yung paglabas niya. So nagtagal kami ng mga 35 minutes sa loob ng delivery room kasi nga hindi ko alam paano iire. And pinakapana sa akin ni doktora yung ulo. So talaga nag-focus na ako. Kailangan mailabas ko na siya kasi kawawa naman. Tapos ayun, sakto, 7:35, lumabas na siya. And parehas kami kasi nung pinanganak ako ni mama, nakapulupot sa leeg ko yung cord ko. And ganun din siya. Pero okay naman siya, healthy naman siya. Safe naman kaming nakaraos. Thank God. So, ayun. Waiting lang kami kay Dada. Kasi, kumuha siya ng dinner. Tsaka, inayos niya yung mga ipapanggamit niya. Kasi, diretso na kami kaluokan bukas ng umaga. Pagka-discharge namin. So, ayun lang. Balik ako. Thank you.
tingin siya sa anda, lagi lang gusto mo sa anda. Yun yung tanong pag-shake ng milk. Kasi pag ginawin mo, masyado siyang magkakabago. Kaya dapat ganyan lang. Diba? Wala siyang bubbles. Ano siya mo naghihintay ng customer ko dito? Hi, I'm Carl. And I will be your bartender every day.